And welcome back guys sa aking channel. And pag-usapan natin today kung posible ba na mababaog pa rin yung mga egg ng ating Glotetra kahit na-condition na natin yung mga breeder natin. So for me guys, yes, possible na mababaog pa rin yung egg dahil isang rason, kahit na-condition na natin nating mga breeders ng tetra pag hindi pa sila matured una-una. Lalo na yung male natin guys, kung hindi pa sila nakaabot ng 6 month up, posible talaga na hindi pa matured yung sperm nila, mababaog talaga yung egg ng tetra. Pero early pa kasi sila guys kung hahayaan natin. So 4 months nagbibreed na yan sila, pero ang problema, hindi pa sila makabuo. More talaga yan nababaog pag below sila 6 month na magbe-breeding. Pero pag yung breeders nyo is naka 6 months up na, tsaka nabaog pa rin yung egg, so hindi na problema ng yung maturity. Yung problema dyan guys is i-check nyo yung water quality nyo. Kung pangit yung tubig na ginagamit nyo, may possible talaga na mababaog yung egg ng tetra. So kung maganda naman yung tubig, so dito naman tayo guys sa another na solution. Kung yung breeder na yan guys is palagay natin, napares natin dun sa isang female, nagdrop sila kinabukasan and din baog pa rin yung egg nila, so itry natin yung isang female dun sa kabilang male. Baka yung may diferensya is yung male breeder na yan, kasi tao nga guys na may baog isda pa kaya. Meron din sila ganyan na mga scenario sa isda. So magpalit tayo ng partner ng breeder, kasi nangyayari din minsan sa akin yan, kahit gaano pa ka-condition yung male natin o yung mga breeder natin, gaano ka-condition at matured na, pero meron talaga nangyayari na nababaog pa rin yung egg. So yung ginagawa ko guys is pinapalitan ko yung male, hindi ko siya pinapares ulit. So maghahanap ako ng bagong male na ipapares dun sa female. Kung yung nahanap nyo na bagong male, maganda siya bumigay sa female. Paglagay natin, palagay natin nakapagpahatch siya ng 50%. Napakaganda na yan guys, na bigay ng male. So yung male na yan yung i-condition natin next breeding natin, kasi maganda siya magbigay. So yung kung ma-condition pa siya natin, baka mabigyan kanya ng 60%, kasi hindi talaga natin yan guys ma-perfect na wala tayong baog. Natural lang yan guys, may baog talaga sa breeding ng tetra. So yun lang guys, kung baog pa rin yung breeding nyo, try nyo lang palitan ng partner. Pares nyo sa kabilang male, pares nyo naman yung kabilang female. Kung saan yung magandang magbigay, yun na lang yung equip natin na breeders. Kasi guys, baka hindi lang sila compatible. So try lang natin mag-swap ng partner. So yun lang guys, and don't forget to subscribe in my YT channel. Hopefully may nakuha kayong kunting tips sa aking mga tutorial dito sa aking channel. And good luck guys, and happy tetra keeping.